guys, it's me, Shop Prof, and welcome back sa ating basic Java tutorial series. And ang topic natin for today is using if and else with variables. So, ano pa inaantay natin? Let's go! Before ako mag-start, shoutout pala sa inyo, ayan, sa mga nasa taas. So, thank you sa support, and sa mga gusto mo shoutout, comment nyo lang. So, yeah. Okay, so ang topic nga natin for today is if and else using variables. So, basically, check lang natin dito kung equals or not equals or greater than or equals, less than or whatever man na kung anong math operators yan, yung values ng variable. So, before tayo mag-start, magdagdag muna tayo ng variables dito. So, meron na tayong string, meron na tayong int, meron na tayong float. Ang ilalagay ko lang dito is boolean na data type. So, the reason kung bakit hindi na ako maglalagay ng character kasi si string and si character is same lang naman yung ginagamit for checking niya sa if and else. The same with float and double. So, same lang rin naman sila. So, yun. Kaya boolean lang i-add natin. So, for now, si boolean pangalanan natin na connected. Right? Then, lagay natin dyan is true. Then, si fname, for now, lagyan natin ng value which is James. Then, for now lang, huwag niyong gagawin to kasi malilito kayo, age 1 and age 2. Okay lang siya for testing. Pero, kung gagawin niyo to sa real project, it's up to you. Pero, mostly hindi siya ginagawa. Ayan. So, lagyan natin dyan is 5. Then, int age 2 is equals, lagyan natin 15. Tapos si grade, lagyan mo natin siya ng value na, let's say, 15.01. Hindi, 1 lang pala. 0.1 plus F. Okay? So, ayan. So, naglagay tayo ng mga values for now. Kasi, hindi naman tayo mag-enter or hindi naman tayo mag-user input. Then, right away, sa if and else, instead na yung number itself or yung value itself ilalagay natin, ang ilalagay natin dyan is yung variable lang. So, using integer, sa integer muna tayo. So, sa integer, yung math operator, yung gamit na gamit sa kanya. Actually, for integers, float, and double, yung mga math operators. Basically, ilalagay mo lang dyan yung variable. So, save natin. So, unang checking natin is kung yung age 1 ba and yung age 2 ay equals. So, check natin kung equals nga ba yung value ng age 1 at ng age 2. So, pag naran natin yan, ang lalabas dyan ay false. Bakit? Kasi hindi equals si 5 at si 15. Okay? So, basically yun lang. Patulad lang siya ng print line, yung pinrint natin yung variable. Instead yung variable name yung lumalabas, yung lumalabas is, or naging output is yung value. So, dito ganun din. So, basically kahit anong gawin yung math operator dyan, ayan. So, not equals naman ang gawin natin. Kung si age 1 ba ay hindi equal sa age 2, since hindi sila equal dahil 5 at 15 yun, magiging true yan. Ibig sabihin, true na hindi sila equals. Okay? Hindi porkit not equals yan, magiging false siya. True yan kasi true or totoo na hindi sila equals. Okay? So, ayan. Kaya pag naran natin yan, of course, magiging true. Kahit greater than, so magiging false yan. Okay. Yun, ganun lang siya. Same goes with the float. So, lagay natin dyan, for example, si grade. Tapos, integer, ito siya, age 2. Integer yung ginamit natin na pang compare sa kanya. Okay? Using if and else and using math operator. So, pag naran natin yan, same pa rin naman, true na mas mataas si grade kesa kay age 2. Bakit? Kasi si grade may 15.1. Si age kasi 15 lang. Okay? Kaya yun yung reason kung bakit siya true. So, ayun. And next natin is etong string na. So, kailangan natin i-check kung si fname ba ay equals kanino? Kay James. Example, ganyan. Kung napapansin nyo, may linya na yellow yan. Ito yung warning kung napapansin nyo. Ang hindi mo makita, basta merong yellow na warning dyan. Hindi siya error, warning lang siya. Kaso, ang problem niyan is, kung napansin nyo, fname is equals kay James. Check natin kung si fname ba ay equals doon sa James. Which is nakita naman natin dito si fname, ang value niya kay James. Diba? So, ayan. Pag naran natin yan, ang output is yes, true. Kasi, again, si fname ay equals naman talaga kay James. Kaso,
pag ginawa naman natin sa user input siya, sample sige, tanggalin muna natin yung initialized value na James doon sa variable natin na fname. Tapos itong user input natin for fname, i-uncomment natin. So napansin nyo ah, tignan natin ulit. Si fname, i-check niya kung equals ba yung value niya sa James. So, i-run natin, ayan. So pag na-net code James, dapat magiging true yan. Di ba? Kasi ang magiging value na fname is James, which is kung ano yung ng user. So kapag in-enter ko yan, panapansin nyo, false ang lumabas. Kasi ang nireed ng program natin ay si fname walang value. Okay? Yun siya. Wala siyang value, hindi siya nalagyan ng value. The reason to that is because kaki-input pa lang kasi natin siya. Kaki-input pa lang natin ng value sa fname. Yun kasi yung reason. Isa bang explanation ba? Kasi naguluhan kayo. Si fname, chine-check niya kung equals-equals ba siya kay James. Gagana to at magiging true to if si fname ay merong initialized na value na. Okay? Kasi, i-read ng program natin na, uy, may value na siya. So, pag chine-check natin na may value na siya, okay na. Sa string lang to nag-work. Okay? Sa string lang. Sa lahat naman, okay siya. For example, sa integer, ganun din, nag-enter din tayo ng input, okay lang. Pero sa string, hindi. The reason is, eto kasi, si equals-equals is meant to be used for numbers only. Kasi again, math operator yan. And by the word itself na math operator, ibig sabihin, pang numbers lang siya. So, yun yung reason kung bakit nagpo-false siya kapag user input yung nilalagay natin. Pero kung number yan, for example, lagay natin for age naman. Nasaan si age? Ayan. Uncomment natin yung input natin kay age. Ayan. Tapos tanggalin natin yung value ni age. Ayan. Tapos mag-age is equals 18. So, check natin kung yung age ba equals 18. Kung equals siya sa 18, mag-yes, true siya. Pero kapag hindi siya equal sa 18, magno-no. So sige, first name, James. So gawin natin 18. Equals muna siya sa 18. Again, walang value yung age natin dito. Wala siyang initial value. Pero, since tama yung ginamit natin na operator sa kanya, na pang-check, na math operator is for number, magiging true yan. Okay? So siguro papatanong kayo, so anong gagamitin namin, or anong gagamitin para naman sa string? Si string, sige, i-control si ko muna to. Ayan, doon muna natin. Ayan. So, si string, meron siyang ginagamit na special method. Don't worry guys, yung method naman is itatackle natin yan sa mga susunod na lessons. So, antayin nyo yun. Okay. So, meron ginagamit yung tinatag natin na string na special method wherein yun yung ginagamit pang check or pang compare gamit ang if and else. So, magagamit natin yun using variable name o ano, variable yung gamit nyo. Then, pindutin nyo yung that. So, sobrang dami niyan. Contains, ends with, equals, equals. Okay. Kung napansin nyo, merong equals dyan. Type natin si equals. Ayan. So, basically, by the word itself na equals, ibig sabihin, dyan na yung kung equals ba yung variable nating fname sa value na ilalagay natin dito sa parameter o sa loob niya. Sa loob nito is ilalagay natin yung value na i-compare natin kung equals ba sila ng variable. So, balik natin dyan si James. So, save natin. So, ngayon, dito, using the intended na pang-check para sa string, si fname ba ay equals sa James na value na string. So, pag nirun natin yan, enter your first name, pag tinip natin yung word din na James, dyan siya mag-yes true. Okay, huwag kayong maguguluhan doon. Ayan. So, yun. And, pwede rin itong nasa loob ng parameter. Okay lang na variable din yan. So, ilagay natin for example si mname muna dito. Kahit walang value to, okay lang. Ayan. So, para sa ngayon, lagyan natin ng value. Or sige, lagyan natin siya ng value using user input. So, i-check natin kung si name ba ay equals sa mname. Lagyan natin dito si variable na mname. So, i-read ng program natin kung si mname ba ay equals sa value ng mname. Okay? So, mag-work to kasi hindi naman equals-equals yung ginawa natin. Okay? Sige, so i-run natin. First name, capital J, James. Tapos lagay natin dito, John muna, sa middle name. So ang sagot dyan is of course, no, false. Kasi hindi equals yung F name na may value ng James sa M name na ang value ay John. Pero kung i-same natin na James yan, James, and also James, yes, true. Pero kung equals-equals ang gamit natin, hindi siya gagana. Magiging false yan. Pero ipakita ko na rin, just to prove na hindi na siya talaga gagana. Okay? So, tanggalin natin si that equals, gamit natin equals-equals yan. Tanggalin natin isang parameter. Ayan. Okay? So, save natin. Check ngayon natin. Ilagay natin James. Tapos sa middle name, James din. Pag in-enter ko, magiging no false yan. Okay? So, ayun.
So, tapos na tayo sa string, tapos na tayo sa int and float. Ngayon, yung sa boolean naman. Sa boolean, same lang. Check natin kung true or false lang naman. Si boolean. So, lagyan natin siya connected is equals equals true. And check natin kung si connected ba ay equals equals true. Actually, pwede to. Actually, working nga to eh. Check mo kung si connected ba ay true. So, pag naran natin yan, ang magiging output, yes, true. Then, kapag chinek naman natin kung si connected ba ay equals equals false, magiging false yan. Kasi, hindi false si connected. True siya. Okay, magiging false yung statement. Hindi magiging false si connected ha. Magiging false yung statement. Kasi, si connected, chinecheck mo kung false ba siya. Since, hindi nga siya a false, kaya ang output natin is no, false. Ito, actually working to. Pero sa iba, may warning na lalabas. The reason is, again, don't equals equals is, again, math operator. Tulad dun sa string. Baka tanongin nyo ko, so ibig sabihin, katulad lang din ng ginawa natin, magkakaroon ng special method din si boolean. Katulad nung sa string na meron tayong dot equals. Actually, si boolean wala. Kasi, ang checking kung true or false yung boolean na variable, applicable lang to for boolean ha. Baka malito kayo, baka isipin nyo pang lahat siya. For boolean lang to. For checking kung true or false yung boolean, ang gagamitin nyo lang is the variable itself. Ayan. I-check mo kung connected ka. Actually, eto lang talaga yan. Pag si variable lang itself, chine-check mo kung true yan. Ngayon, paano naman kung chine-check mo kung not or false siya? So, naalala nyo, doon sa math operator net, meron tayong not equals. And to make it na maging not siya, naglalagay tayo ng exclamation point. Exclamation point is equals. So, not equals. Ang ibig sabihin kasi ng exclamation point sa program is not. Ngayon, balik tayo sa boolean to check naman kung false yung variable natin na boolean, maglalagay tayo ng exclamation point dyan. Ngayon, ang ibig sabihin yan is kung false ba si connected. Okay, huwag kayo mali dito ha. So, pag dinilate natin to, tapos niran natin yan, mag-work pa rin siya at same pa rin siya ng output. If connected is true ang basa dyan. Pero, again, real life example tayo. Basahin natin to in language na kung saan tayo sanay. Which is ngayon, Filipino, di ba? Sa Tagalog ng if is kung. Kung ito na yung variable lang itself. So, basahin natin siya. Kung connected ka, ibig sabihin, true na connected ka nga. Pero, kung hindi ka naman connected, which is ito, false yan. Kapag hindi, or kung hindi, magiging no false. Which is, pag niran natin yan, of course, magiging no yan. Kasi, eto, nag-false. Kasi hindi true si connected. Again ha, eto for checking kung true or false lang to ha. Hindi tayo nag, hindi porket ginawa natin, example, ginawa natin equals equals false. Ayan, yung value ng connected magiging false. And hindi, hindi siya ganun ha. For checking lang yan, kung true or false. Kaya mas nakakalito, di ba, kapag naglagay tayo ng equals equals. Kaya ganyan lang. Now, to check naman kung false yung connected natin, lagay naman natin dyan is yung exclamation point. Ngayon, tagalogin din natin yung not. Mostly, ang Tagalog naman ng not is hindi or no. Again, basahin natin siya. Kung hindi ka connected, again, kung hindi ka connected, or kung not connected, ibig sabihin kung false yung connected, false ba yung connected natin? Yes, false yung connected natin. So, of course, itong if natin or if statement natin ay true, kaya ang output niyan ay yes, true. Pero kung tinanggal natin yan, kung connected ka, or kung connected is true, or is equals true, which is naka-false yan, hindi. Hindi ka connected, ibig sabihin. So, no, false. So ngayon, tutuloy yung sinabi ko sa inyo. I think naiisip niyo na kung paano siya gawin. Pero yung sa balot, yung nakaraan na episode, actually boolean lang rin yun. Boolean, couple, balot, equals, example, true muna. So, gawin natin if balot is true or if balot lang. Which is, again, checking yan kung true, kung merong balot. So, ito, palitan natin, gawin natin instead na yes, true, gawin natin by balot. Okay? Again, kung walang balot, tayo sa else, lagay natin dyan by penalty. So, kung merong balot, if balot, or kung balot is true, yan yun, ang value ng balot ay true, so, ibig sabihin, merong balot, bibili tayo ng balot. Pero, kung walang balot, false naman to, bibili ka naman ng penguin. Ngayon, balik tayo natin. Kung walang balot, for short, exclamation to. Kasi, again, yung not, wala, or no, hindi, kahit ano naman Tagalog niyan. So, balik tayo natin itong output dapat. So, dyan yan, itong by penguin dito.
Same output lang din naman yan. Ginawa lang natin, chinek naman natin yung false muna instead na true. So, ayan. Kung wala, hindi. Pero mas better yung wala. Kung walang balot, if balot is false, bibili ka ng pena. Bakit ka bibili ng pena? Kasi walang balot. Chinek natin kung false ba si balot, eh false si balot. So, yun. Actually, yun na yung kailangan yung matandaan. Yung sa string and yung sa dito, sa boolean. Okay? So, bonus lang. Bonus lang, what if ganito gawin natin? F name and M name, walang value. Then, age. Gawin natin age lang, then wala siyang value. So, ito, uncomment natin. And then, si age, uncomment din natin. Gawin natin ganito. F name, that equals, kung equals ba si F name, for example, kay John. Kung or if equals siya kay John, lagay natin dyan, system.out.println, welcome, John. Else, lagay natin dyan, you are not, John. Itong if, cut natin, lagay natin dyan sa baba ng first name. Bakit ko siya inangat? Kasi, para kapag nireed ng program natin, yung code natin, after ng end input natin, mag-if and else siya agad. Mostly, ganito yung ginagawa ng mga programmers, pero mostly sa baba siya, after i-type lahat. Pero to check agad kung si John ba siya or hindi, ganyan muna. Ganyan sama itong middle name. Tapos, si age naman, ayan, so copy rin natin, paste natin dyan. Instead na John yan, gawin natin is, if age is greater than or equals sa 18, gawin natin dyan is, you are not a minor. Tapos, you are a minor. Ayan. Save natin. Run natin. Mangyayari dyan is enter first name. James muna. Palalabas niya is you are not John. Kasi, yung F name natin ay hindi equals kay John. Age natin, for example, lagay natin dyan is 18. Nakalagay dyan greater than or equals. Ang sagot dito ay true since true, palalabas dyan ay you are not a minor. Okay? So, yan. Ganun lang siya kadali. Okay? So, kung may mga questions kayo, feel free sa pag-comment. Try din natin sagutan yung question nyo sa next na video natin. So, sa next video natin, ituturo ko naman yung logical operator. Si and, or, tapos si not. Which is si not, nauna na, kanina sa boolean. So, si and, tsaka si or na lang. Pero sama pa rin natin si not para magkakasama. Kasi silang tatlo yung nasa logical operator. So, yun lang. And yan, thank you for watching. And again, kung may question kayo, leave a comment na lang. Kung gusto nyo rin ma-shout out, leave a comment lang din. So thank you and see you sa next na lesson. Bye-bye!